Good morning, guys! For today's video, gagawa tayo ng malunggay powder. Kakailanganin natin syempre ng mga dahon ng malunggay. I-air dry lamang po natin ito ng 2 hanggang 3 araw hanggang sa maging ganito na siya kalutong. Pag malutong na yung mga dahon ng malunggay, pwede na natin siyang ilagay sa food processor at isalin sa isang malinis na garapon. Pwede din kayong gumamit ng blender, mas pino pag doon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung gaano kapino kapag sa blender natin ginawa. Ito na yung ginawa natin, kinalabasan dito sa food processor. Ganito lang siya, oh. Kung gusto nyo ng ganito lang, hindi masyadong pino, okay na to. Pwede nyo itong ihalo sa bagong sinaing. Kapag mainit-init pa yung kanin bago nyo kainin, pwede nyo ihalo. Pwede rin ilagay o ibudbod sa bagong lutong ulam. Ito, medyo tinagalan ko ng pag-ikot sa food processor. Ganito yung kinalabasan niya, mas pino siya kesa kanina. Yung ganito kapino, pwede nyo na itong ipanghalo sa kape o gatas. Hindi na kayo masasamid dito. Kasi ganito rin yung nilalagay ko kapag nagkakape ako. Pwede din kayong gumamit ng katsa o anything na pansala para walang dahon-dahon doon sa iniinom nyo kung ayaw nyo ng ganon. Kung gusto nyo yung katas lang talaga niya or pangtsaan nyo, pwedeng-pwede to, guys. At ito na nga ang ating finished product. At ito namang ibang natira, itatry natin sa blender. O, ito na nga, guys. Ganito lang po yung gagawin natin. Yan. I-blender lang natin. Mas pino yung kakalabasan nito, eh. Ayan, pulse-pulse lang po muna natin. At tingnan natin kung okay na. Ayan, mukhang okay na to, guys. At kung gusto nyo pa, salain pa natin para mas pino yung makuha ninyo. Ayan, ganyan-ganyanin lang natin hanggang sa maubos. Try na po natin itimpla. Ito pong tinry ko ngayon is yung ginawa ko po sa blender. Kung marami kayong dahon ng malunggay, halimbawa magpuputol kayo ng puno ng malunggay, di ba? Ang daming dahon. Sayang naman yun, malalanta lang yun. Lalo na kung yung mga kapitbahay nyo, may mga puno rin naman ng malunggay. Ganito gawin nyo, gawin yung malunggay powder, pwede nyo pang i-stack ng matagal. Pwede nga rin itong ilagay sa dessert o sa tinapay. Basta hindi mababasa yung loob ng garapon, hindi naman siya masisira. Pwede nyo pa itong ibenta, lagyan nyo ng malunggay tea, ganun. O, tingnan nyo, guys, mukha lang siyang nakakasamid. O, kasi meron siyang umiiba-ibabaw dyan. Pero hindi talaga yan nakakasamid, no? Na-try ko na yan maraming beses na. So, try nyo na din to, guys. At ayan, magkakape muna tayo ngayong umaga. Pupunta muna ako doon, malapit sa aking garden, at doon po ako magkakape. So, ingat kayong lahat.
At kita-kits po tayo sa susunod kong video. At kung nagustuhan mo tong video na to at nakatulong sa'yo, please paki-like and share naman po. Thank you!